Hello, welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang yung subscribe button sa bandang video at isunod na rin yung notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, i-share at mag-comment po sa baba. Ang i-share ko sa inyo is about sa experience ko. Baka sakaling makatulong po ako sa inyo. Ito ay ang experience ko ng 0 palimos subscriber to 3,000 subscribers a day. Nung bago pa lang ako sa YouTube, ni hindi ko pa nga alam mag-open ng channel. Nang dahil sa mga tutorial na pinapanood ko, is nagawa kong nakapag-open ng YouTube channel ko at nagawa ko ding mag-upload ng videos. Sa una, hindi ko alam kung paano ako mag-umpisa. Hindi ko pa nga alam kung ano yung mga videos na i-upload ko o kaya yung mga content na gagawin ko upang sa ganoon is makagawa ako ng mga videos ko. So, yung mga unang mga videos ko ay mga simple lang na mga walkie-walkie face, kung ano-ano lang ang pinagagawa ko. So, yun yung mga unang mga upload na videos ko. Ang akala ko madali ang magkaroon ng subscribers, pero napakahirap pala. Yung mga time na wala man lang didikit sa'yo kasi hindi mo alam kung paano ka talaga mag-umpisa, kung paano ka makipag... Hindi ko pa kasi alam noon yung sub-to-sub o kaya yung ibenta ko yung mga videos ko sa mga kasamahan natin, ganun. So, hindi ko pa rin alam. Ang ibenta means is yung ipaalam ko sa kanila na meron akong bagong videos. So, ang ginawa ko is nag-approach ako sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko na mag-subscribe sila sa videos ko, pero yung mga iba kasi is wala daw silang Google account kaya hindi sila makapag-subscribe sa akin. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Ang ginawa ko is nigawa-gawa na lang ako ng mga videos, nag-research ako na hindi ko naman alam na yun na pala yung magpadami sa akin ng mga viewers at saka tutulong sa akin upang magdigdag ng mga subscribers ko. Sa una, kahit ang dami kong videos, is konti pa rin yung nanonood sa bawat videos ko. Pero sige pa rin ako. Sa isang araw, nakakagawa ako ng 8, 5, 4, 10 kung sinipag ako. Parang naging libangan ko na rin ang paggawa ng mga videos o kaya pag-upload ng mga videos. So, ang tanging nanonood lang sa mga videos ko kung minsan is yung mga nag-subscribe sa akin na katulad ko din na mga vlogger. Pero, ako naman kasi yung sige pa rin ng sige sa pag-upload ng videos. So, sabi ko, sinasabihan ko sa sarili ko na siguro after 1 year, sabi ko, makumpleto ko na yung 4,000 watts hours. Dahil nakikita ko pa lang yung watts hours ko every day is konti pa. So sabi ko, matagalan pa ako bago ko ma-reach yung watts hours ko. At saka itong subscribers ko is okay lang kung ma-reach ko yung 1,000 subscribers for a year. So sinasabi ko lang yon. Pero hanggang sa nagawa ko siyang na-reach yung 1,000 subscribers for more than a month. Ayan, masaya na ako. So, dahil ang problema pa is yung watts hours, so, gawa pa rin ako ng gawa ng videos na bahala na sabi ko kung ano-ano lang mga ginagawa ko ng mga videos at saka nag-research, patuloy pa rin akong nag-research hanggang sa namalayan ko na medyo tumaas konti yung mga views ko. So, inaabot na ako ng 100, mga ganun, 80, 50, sa every, okay, kung pinalad, more than 100 views sa isang video ko. So, medyo masaya naman kahit papaano hanggang sa
namalayan ko na isang araw is medyo tumataas yung isang videos ko na in-upload. So, ang bilis ng pagtaas niya, naging 3,000 views, ganun. Hanggang sa dumating yung araw na bigla na lang na ang dami yung views ko at saka yung watch hours ko at saka dumami yung subscribers ko. Then nabigla ako, hindi ko alam kasi sabi ko sa sarili ko, bakit biglang ano, nung nabasa ko yung analytics ko, nakita ko, biglang tumaas yung views ko at saka tumaas yung watch hours ko. And then, sunod-sunod na yon. Pero ako, upload pa rin ako ng upload ng mga videos na talagang sinisipagan ko nga. So, hanggang sa hindi ko na mamalayan na araw-araw, tumataas ng tumataas, na nag-umpisa ako 165, naging 230, naging 260, naging 300, naging 360, naging 1,005, naging 2,000, naging 2,005, and then, na-reach ko isang araw, na-reach ko yung 3,000 subscribers a day. So, namangha ako kasi noong una, sinasabi ko lang sa bakit siguro, ang hirap siguro ma-reach yung 3,000 o kahit 2,000 na subscribers a day kasi marami kasi akong napapanood na nagkaroon daw sila ng 1,000 subscribers a day. At sabi ko, siguro hindi ko yan ma-reach kasi baguhan pa lang ako, hindi ko yan magagawa o kahit siguro matagalan ako, hindi ko yan magagawa kasi ang hirap talagang magpa-subscribe, diba? So sabi ko, hindi ko na yan pinangarap. Sabi ko, okay lang sa akin kung medyo matagalan na ma-reach ko yung 4,000 watch hours. Pero hanggang sa sunod-sunod na, then na-reach ko na. Isang araw na-reach ko na sobra-sobra pa yung 4,000 watch hours. Then, ang saya-saya ko. Pero, kahit man na-reach ko yung 4,000 watch hours is upload pa rin ako upload ng mga videos. Ang problema ko lang is inihintay ko lang yung update ni Lolo YouTube about sa channel ko kasi more than a week pa lang magmula nung na-reach ko yung 4,000 watch hours. So naghihintay pa rin ako kung ano yung kalabasan ng channel ko. Kaya kasi maraming nagtatanong, ba't ang dami ko na daw subscribers? Hindi pa na-monetize yung channel ko. Actually, after 1 week pa lang naman na na-reach ko yung 4,000 watch hours, mabilis lang kasi akong nagkaroon ng subscribers kasi araw-araw na tumataas po yung subscribers ko. Kaya nakikita nyo ang dami ko ng subscribers na umabot na ng 14,000. So, at saka ang iniisip ko is, ewan ko kung tama yung ginawa ko na yung sa pag-apply ng monetization kasi hindi ko nga kabisado yung kung paano yung mag-apply sa monetization at saka sa AdSense. Kaya nga naghihintay pa rin ako kung yung update ni Lolo YouTube sa akin kasi kung mali man, kung sakaling hindi tama yung ginawa ko sa pag-apply ng monetization at saka AdSense is i-apply ko ulit kasi hindi nga ako sigurado. Kaya kung nagtatanong kayo kung na-apply ko na sa monetization o kay AdSense is hindi ko alam kasi hindi ako sigurado kung tama yung ginawa ko. Kaya naghihintay pa rin ako ng update sa akin ni Lolo YouTube. And I hope na tama yung ginawa ko. Pero hindi pa rin ako sigurado. Kaya naghihintay pa lang hanggang sa ngayon. Wala pa rin kasing message sa akin ni Lolo YouTube about sa pag-complete ko ng 1,000 subscribers at saka sa 4,000 watch hours. So, naghihintay pa rin ako sa message niya sa akin. Kaya,
siguro nasagot ko na yung tanong ninyo na bakit ang laki na ng subscribers ko eh wala pang ads yung channel ko. Kasi nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, kailan ko lang na-reach yung 4,000 watch hours, parang more than a week pa lang. So, hindi naman madalian yung resulta, 'di ba? Kasi ire-review pa yung channel natin. At isa pa is hindi talaga ako sigurado kung tama nga yung ginawa ko sa pag-apply ng monetization at saka AdSense. Kung hindi po tama is ire-reapply ko ulit yung itong channel ko sa monetization at saka sa AdSense. So yun, consistent lang kayo na mag-upload ng mga videos nyo. Kasi kahit konti-konti lang yung manonood sa mga videos nyo, at least sa dami ng videos nyo na ina-upload nyo araw-araw is padagdag ng watch hours ninyo. Ako is hindi ko talaga namamalayan na yung mga in-upload kong videos is ang laki na ng mga views. Kaya ang dami ko na palang mga videos na ang laki-laki na ng mga views. Kaya yun na yung nagpadagdag sa akin ng mga subscribers. Kaya nagpapasalamat ako sa mga subscribers ko kasi nagkaroon kayo ng tiwala sa akin. Thank you so much sa inyo. Is ang saya-saya ko kasi marami yung nagsasabi sa akin na meron silang natutunan, although may mga nagsasabi din ng negative sa akin, pero thank you na lang sa mga nagsasabi ng negative sa akin. Anyway, iisa lang naman ang nasa isip ko nung i-upload ko yung mga videos na yon is yung magkaroon kayo ng konting kaalaman. Kasi bihira lang kasi yung nagtatopic ng mga ganun. Kaya sa mga medyo sensitive sa mga bagay na yon is huwag nyo na lang panoorin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.